kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Tunay ngang malaki ang naging impluwensya ng bansang Amerika matapos tayong sakupin ng 43 taon. Dahil sa kanila ay natuto tayo ng ilang bagay gaya ng pag-inom ng soft drinks. Ilan nga sa kanilang mga naglalakihang establishmento ay patuloy pa rin nag-ooperate at tinatangkilik ng sambayan ng Pilipino. Isa na nga rito ay ang Coca-Cola Company na orihinal na nakabase sa Atlanta, Georgia, USA at matapos nga dalhin sa Pilipinas ay talaga namang tinangkilik at minahalagad ng maraming Pinoy. Kasakasama sa lahat ng kainan, mapabinyag, birthday, kasal o kahit na ano pa mang okasyon, basta't may handahan ay laging nandyan ang Coca-Cola. Ang pamamayagpag ng Coca-Cola sa Pilipinas ay talaga namang tinangkilik ng marami. Bukod kasi sa swak ito sa panlasang Pinoy, ay tamang-tama rin itong pangtanggal uhaw sa mainit na panahon sa Pilipinas. Hanggang sa ipinakilala sa mga Pinoy ang bagong brand ng soft drinks na kung tawagin ay Pepsi-Cola na nagmula rin sa bansang Amerika, partikular sa lugar ng Purchase, Harrison, New York. Dahil sa pagpasok ng Pepsi ay nagkaroon ng Coke na mahigpit na kakompetensya, dahilan upang umpisang magkaroon ng Cola Wars. Sa mga nakalipas na buwan na taon ay patuloy pa rin na nagpasiklaban ng dalawang kumpanya upang mapatunayan kung sino nga ba talaga ang the best soft drinks para sa madla. At dahil sa hindi pa uso ang social media platform gaya ng Facebook at YouTube, ay nagtagisan ang dalawa sa pamamagitan ng paggawa ng mga TV commercials kung saan paulit-ulit nila itong pinapalabas matapos ang ilang mga programa sa mga telebisyon. Kanya-kanya namang paraan at estratehiya ang Pepsi at Coke upang manghikayat ng mga tao para mas piliin ang kanilang produkto. May iba na kinakailangan pang magbayad ng mahal at paunahan sa pagkuha ng mga sikat na artistang magpo-promote sa kanilang produkto. Pero gayunpaman, sa kabila ng mga efforts ng kumpanyang Pepsi, ay mas tinangkilik pa rin ng sambayan ng Pilipino ang pag-inom at pagbili ng Coca-Cola products. Sa puntong iyon, ay nag-isip-isip na ang kumpanyang Pepsi kung ano pa ang maaari nilang gawin upang malampasan ang patuloy na pamamayagpag ng Coke. Kaya mula sa Estados Unidos, ay kanila nang dinala ang kanilang ipinagmamalaking marketing strategy na talaga namang pumatok raw sa kanilang bansa. Pero lingid sa kaalaman ng Pepsi na ang kanilang marketing strategy na ito ay siya palang magpapabagsak o maghihila sa kanila pababa. 1992, nang maisipan itong dalhin sa Pilipinas ang kanilang marketing promotion na kung tawagin ay Pepsi Number Fever, kung saan bawat mabibiling produkto ng Pepsi gaya ng Mirinda, 7-Up at Mountain Dew ay may kalakip itong papremyo na maaaring manalo ang isang individual mula 100 hanggang 1,000,000 piso. Kinakailangan lang umano nilang manood at abangan sa telebisyon, partikular sa Channel 2 ang inaanonsyong code o winning numbers na makikita sa ilalim ng takip ng bawat bote ng soft drinks na maaaring mabibili sa mga paboritong tindahan nationwide. Ang kumpanyang Pepsi ay sinasabing naglaan ng 100,000,000 piso para sa nasabing promosyon at upang gawing papremyo sa mga taong maswerteng mananalo. Dahil ang Pilipinas ay kabilang sa third world country, kung kaya't sa hirap ng buhay ay marami ang nagbabaka sakaling baka ito na ang swerte upang maiaho ng kanilang pamilya sa hirap ng buhay. Ayon sa isang source, sinasabing mahigit 31,000,000 katao ang sumubok at sumali sa pakulong ito ng Pepsi. Mula Pebrero hanggang Mayo ay nakapagpamigay na sila ng tig 100 pesos sa 51 katao at 17 naman para sa mga nanalo ng jackpot prize na tumataginting na 1,000,000 piso. Ang bawat taong mananalo ay kanilang ipinapalabas sa telebisyon, kaya naman mas lalong naiingganyo at pumatok ito sa maraming Pilipino. Dahilan upang unti-unti namang tumaas ang sales ng Pepsi sa Pilipinas noong mga panahong yun. Hanggang noong May 25, 1992, nang mangyari ang hindi malilimutang kaganapan na masasabing pera na, naging bato pa.
Matapos kasing mai-anonsyo sa mga telebisyon ang winning numbers na may kombinasyon na 349, ay marami ang halos maiyak sa tuwa dahil sa pag-aakalang sila ay milyonaryo na. Marami ang hindi nakatulog at kaagad na pumunta sa tanggapan upang i-claim ang kanilang napanalunang premyo na tumataginting na 1,000,000 piso. Marami sa may mga hawak ng numerong 349 ang halos mag-upakan dahil sa laki ng nasabing papremyo. Marami rin ang halos kalkalin na ang mga basurahan para lang makahanap ng tansan na may kombinasyon na 349. Pero laking gulat naman ng kumpanyang Pepsi nang makitang halos libo-libo na ang nakapila sa labas ng kanilang tanggapan. Dahil ayon sa kanila, ay iisa lang raw umano ang kanilang inaasahang tao na may hawak ng nasabing winning number. Kaya naman, kaagad na nagsagawa ng masusang investigasyon ng kumpanyang Pepsi upang malaman kung paano at bakit libo-libo ang mga nanalo ng milyon noong gabing yun. Pagkatapos ng ilang investigasyon, dito nila napag-alaman na nagkaroon pala ng system glitch ang computer na kanilang ginagamit para mag-draw ng mga winning numbers na lumalabas araw-araw. Ayon sa kanilang pagsisiyasat, ang numerong 349 ay kabilang sa listahan ng mga non-winning numbers na nakatalaga na sa kanilang system. Dahil dito, kaya nakapag-imprinta ang kanilang machine ng mahigit 600,000 na kopya ng 349 na nakalakip sa bawat takip ng bote ng soft drinks. Ipinaliwanag naman ito ng kumpanyang Pepsi at humingi ng paumanhin sa mga nanggagalahiting mga tao na patuloy na nakaabang at nakapila sa labas ng kanilang tanggapan. Dahil sa aminadong hindi nila kayang bayaran isa-isa ang mga nanalo ng milyon, ay inulan ng batikos ang kumpanyang Pepsi. Marami ang nagalit at sinabing hindi nila ito kasalanan, kaya marapat lamang na ibigay ng Pepsi ang kanilang ipinangakong papremyo. Dahil sa pagkadismaya ay halos 1,000 katao naman ang nagsampa ng kasong sibil at kriminal laban sa kumpanyang Pepsi. Ilan rin sa may mga hawak ng numerong 349 ang nagsagawa ng protesta at kabi-kabilang riot sa kanilang mga tanggapan. Una nilang tinarget ang mga delivery trucks maging ang mga warehouse ng Pepsi. Ayon din sa isang source, ay may mga naghagis pa umano ng granada sa ibang planta sa Davao na nagresulta ng pagkasawi ng ilang inosenteng tao na nagtatrabaho lamang para sa kanilang pamilya. Marami ang nagpaabot ng labis na pagkadismaya at galit sa pangakong 1,000,000 pisong papremyo ng Pepsi. Dahil matapos nilang sumali at manalo, ay hindi rin pala ibibigay ang kanilang napanalunang premyo. Dahil sa iskandalong ito, ay bumulusok pa ibaba ang kumpanyang Pepsi. Marami rin ang iniwasan ng pag-inom o pagtangkilik nito sa merkado. Labis namang nangamba ang mga executive para sa kanilang kaligtasan, maging para sa kanilang mga tauhan na nagtatrabaho sa loob. Kaya naman nagdagdag pa ang kumpanya ng additional security para masiguro ang kanilang kaligtasan sa loob at labas ng tanggapan. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, hayaan niyo muna akong ipakilala sa inyo ang bagong channel na Chuck Namang, magbibigay ng aliw sa inyo dahil sa kanyang mga nakakamangha at nakakatuwang mga videos. Ito ang channel ng mga kwento ni Eduardo. I-click lamang ang link sa baba at syempre, mag-subscribe at panoorin. Maraming salamat po. Balik sa ating kwento. Para naman maibsan ang matinding galit at hinaing ng mga tao, ay nagdesisyon ang kumpanyang Pepsi na magbigay ng tig 500 piso sa lahat ng may mga hawak ng 349 bilang pampalubag loob na rin sa mga nangyaring kaguluhan at kalituhan. Marami naman ang tinanggap na lang ito at nanahimik kaysa walang mapala. Pero mas marami pa rin ang hindi sumuko at piniling ipaglaban ang kanilang 1,000,000 papremyo. Dahil dito ay nagsagawa ng legal action ng preacher na si Vicente Del Fierro at nangalap ng mahigit 800 mga tao na may hawak na winning numbers upang sampahan ng patong-patong na kaso gaya ng fraud. Pero hindi sila nagtagumpay matapos maghain ng motion ng kumpanyang Pepsi dahilan upang i-dismiss ang lahat ng criminal case na inihain laban sa kanila hanggang sa dumating ang buwan ng June taong 2006 nang sabihin itong case closed
matapos pabura ng korte ang Pepsi. At ayon sa naging desisyon, ay hindi obligadong bayaran ng Pepsi ang mga tao ng milyon dahil sa wala raw manong security features ng nasabing 349 kumpara sa mga previous winning numbers. Marami naman ang nalungkot at nadismaya sa naging desisyong ito ng korte. Kaya simula noong mga panahong yun, ay bibihira na lang ang umiinom ng Pepsi at mas tinatangkilik ng marami ang mga produkto ng Coca-Cola. Pero pagkalipas naman ng ilang taon, ay unti-unti ring nakabangon ng kumpanyang Pepsi at nagsimula ulit itong tangkilikin ng mga Pinoy na bukod sa soda, ay nariyan din ang mga produktong Gatorade, Quaker Oats, Tropicana Twister, Lays, at maging ang mga ready-to-drink coffee ng Starbucks. Ikaw, may tansan ka pa bang may numerong 3, 4, 9? Niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador.